Magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back again sa aking programa, ang The Action Man. Bago natin simulan ang good news, nais ko po munang mag-shoutout dito sa mga nagpapa-shoutout. So shoutout nga pala dito kay Christine Joy Publico magmula sa Valenzuela City. And also mega love shoutout dito sa UCBO Las Piñas City Council. And also mega love shoutout dito sa IPCU IPCUP. So yun na nga mga ka-action, no, may good news po tayo about sa kay Sir Bernardo Butalon. From Bacoor, Cavite, pero ang family niya is nasa Tabaco, Bicol po. Mula po naging on the air ang ating pananawagan ni Nanay Concepcion magmula sa Tabaco, Bicol kahapon, ay tayo po ay nakakuha na po ng update mula sa isang concerned citizen at magmula din po sa pamilya niya. Kanina pong umaga around 6:30 AM tayo po ay naka-receive ng chat message magmula kay Myra Galicia, isang concerned citizen. Hindi ko po alam kung kamag-anak niya po ito. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Myra. So based doon sa chat ni Ma'am Myra, nakita na po at nakauwi na po si Sir Bernardo Butalon. Nandun po siya ngayon na natili sa kamag-anak ng pamilya ni Ma'am Concepcion doon sa Cainta, Rizal. Doon po nakauwi si Sir Bernardo. At hindi lang po tayo nakakuha kay Ma'am Myra ng latest, no, na update. Nakakuha din po tayo ng update kay Ma'am Ching Butalon, no? Ito po ang ginagamit na messenger ni Nanay Concepcion magmula sa Tabaco, Bicol. Naka-receive po tayo kagabi pa siguro siya nag-message kasi sa oras po. Hindi ko na po nabasa, siguro tulog na po ako at kanina ko lang po nabasa. At siya po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating programa at nakauwi na din po ang kanyang anak. At doon nga po, kung anong message ni Ma'am Myra is message niya po, para po ang details. Nakauwi na po doon sa kapatid ni Nanay Concepcion sa Cainta, Rizal. So nanatili po doon muna si Sir Bernardo Butalon, no, mga kano. So sabi ni Nanay, gusto man sana niyang kunin dito si Sir Bernardo, kaso nag-iipon pa po sila ng pamasahe dahil sa hirap din po ng buhay ngayon, no. So ako po ay nananawagan sa inyo, sa mga nakakaluwag po dyan, na kung pwede po sana matulungan po natin si Nanay na makalikom ng kanyang pamasahe papunta dito at pauwi ng kanyang anak, para doon na siguro magpagaling muna o magbakasyon si Sir Bernardo, no. Sa nakakaluwag-luwag po dyan, maaari nyo po akong i-message dito sa, or mag-comment po kayo dito sa The Action Man, or mag-message po kayo sa Happy Lifestyle o kung kaya sa Jay De La Cruz. Yung nakikita nyo po sa screen nyo, siya po ay si Sir Bernardo, at yung katabi niya yata, yun po siguro ang kapatid ni Nanay Concepcion na nasa Cainta. Andiyan po siya ngayon na natili, no? So, doon po sa mga taong naging dahilan kung bakit nagkaganito si Sir Bernardo, kung mapanood nyo man po ito, ako po ay nakikiusap sa inyo na sana habang may panahon pa ay makipag-ayos na po kayo sa pamilyang Batalo, no? Habang hindi pa sila makapag-isip na magsampa ng kaso, dahil pwede po kayong masasampahan ng kaso, dahil kung hindi po sa mga binitawan yung salita, ay hindi po magkakaganito si Sir Bernardo. Kaya kung ako po sa inyo, makipagkaugnayan na po kayo dito sa pamilya para maaga pa po masitil nyo at maghihina rin po kayo ng sorry kung talagang may mali po kayo. Maraming salamat po. So, sa lahat po na nag-share ng ating video kahapon, maraming salamat, at sa lahat ng mga nag-comment, sa mga nanonood, no? Thank you so much talaga sa inyo. At hindi ko makakalimutan i-shoutout siyempre ang ating mga lahat na mga kakampeng at hindi man kakampeng, mega love shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagtiwala dito sa ating programang The Action Man. So muli, ako po'y lubos-lubos nagpapasalamat, at sa pamilya, thank you po, ako ay masayang-masaya na nakita na po ang inyong anak. At sana po makauwi na po siya ng Bicol at yan na po siya ng mamalagi. So maraming salamat muli, ako po si The Action Man. From team, walang atrasan, walang inurungan, walang pinoprotektahan, walang pinapanigan. Bawa katotohanan lamang, yan ang team walang atrasan. Bye-bye and God bless everyone.
akin. Kita, hinaiiba at sanay paniwalaan na pipiliin kaaraw-araw. At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi, alam ko ang kailangan upang makapagsilbi.